Matinding perwisyo po ang idinulot ng problema sa tubig sa maraming residente sa Metro Manila. Sama ako dyan. Ang NWSS at Manila Water nasabon sa pagdinig sa Kamara at Senado at nagbanta pa si Pangulong Duterte na sisibakin ang mga opisyal ng MWSS at babawiin ang kontrata ng Manila Water at Maynilad. Pag-usapan natin yan kasama ang ating resident analyst, Professor Winnie Monsod. Maring Winnie, good morning. Good morning, Ivan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, yung mga pag-scolding... May tubig ba kayo? Ay, nako! Kami, wala kaming tubig from 5 o'clock in the afternoon to 6 o'clock in the morning. Okay. Nakikiligo lang ako. It's terrible. Ngayon lang, ako nag-experience ng ganito. Pero alam nyo, mga kapuso, we're worried about today. We should be worried about 2025 because by then, talagang lahat ng mga ating cities here in the Philippines is going to be affected by water scarcity. Mm-hmm. May problema tayo sa climate change. May problema tayo sa forestation. Hindi lang ito MWSS and Manila yung Manali Water and Maynila. That's just a small part of the problem. Uh-huh. However, ayan ang na-feel natin ngayon. Hindi ko alam kung bakit pinagalitan ni President Duterte ang Maynilad. Eh, wala namang problema ang Maynilad. Ang Manila Water ay may problema. Eh, pala, yung tubig na dinedemanda sa Manila Water, eh, is higher than the level that is being given them by ANGAT. Mm. In other words, Manila Water is not the villain in the piece. It doesn't look like it. Noon, you know, last week, I was Manila Water, Manila Water, Manila Water. Mm. Yung pala, they're given 1,600 million liters a day. Mm. But their demand on their water supply is 1,740 million. Kaya sila kumukuha sa Lamesa Dam. Mm. Eh walang tubig sa Lamesa Dam. But Lamesa Dam gets it from ANGAT. So I don't understand what from Lamesa from ANGAT to Ipo to Lamesa. Hindi ko naintindihan eh. Kailangan pag-usapan natin dyan Professor, with MWSS. Professor, mahirap intindihin talaga yan pag hindi ka nakaligo ng maayos. Ano? Medyo mahirito ka to. Tay muna, naliligo ako everyday. Kung sabi natin, Professor Monsod, MWSS Administrator Reynaldo Velasco. Good morning, Administrator Velasco, sir. Good morning, Tita Winnie, Ivan. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, pakipaliwanag nga po. May mga tanong kami dito. Hindi namin maintindihan. I mean, ang gut goes to Ipo, it goes to Lamesa. Is that right? Sige po. Ha? Yes? Yan, ganyan po yun. Actually, all right. Totoo po yan. Why is Lamesa not having any water? Well, ang ano naman po ay ganito po yun. Oh, sige. Ang total sa Petro Manila na binibigay ng National Water Regulatory Board is 4,000 million liters per day. Okay. Mula pa nung start ng public-private partnership po, ay ang hatian nila is 40-60. 2,400 sa Maynila, 1,600 sa Manila Water. Mm. Siyempre, tao magpagtatanong, bakit gano'n ang hatian? Dahil noon, hanggang ngayon, ang number of customers ng Maynila at saka Manila Water ay gano'n po ang ratio. Sa ngayon, ang Maynila ay nag-serve ng 9,500,000 people. Okay. While Manila Water is serving about 6,800,000. So, andyan pa rin, palit pa rin yung ratio. 60-40 po. Okay. Po. Ngayon, ang problema natin po kasi dyan, yung ating mga aqueduct sa tunnel po, mayroon po kasi yung transmission line ng tubig. Mag-umpisa po doon sa Ipo, ANGAT Ipo, papunta po dito sa Lamesa Portal. Okay. Ang tubig po ay sa Lamesa Portal, hindi po direct sa Lamesa Dam. Mm-hmm. Nasa Lamesa Portal po yan, doon yung may tinatawag silang common purpose facility operated by both of them para hindi magtayaan doon sa 60-40. Yung 2,400, direct yan po sa water treatment plant ng Maynila. Yung 1,600, yung po ang dumidiritso sa water treatment plant ng Manila Water. Kung minsan, dinadaan po nila yung tinatawag na bypass
dumadaan sa Manila sa Lamisa Dam. Pero yung tumadaan na tubig po dyan ay ginagamit na kagad kasi ang kiniklaim nila dito, ang kanilang demand na is 1,750. So kulang na sila ng 150 million liters per day. Tingin mo na ho, kailan nila sinabi sa inyo na 1,760 na ang kanila ang demanda sa kanilang tubig? Kailan nyo ba nalaman yan? Well, hindi po na malala kung ano kasi dapat sa regulatory office nila sinasabi kasi ang regulatory, basta maintindihan ng publiko kasi na ang MWSS ay dalawang sangay po. Ang sangay branch. Corporate office, yun po ang aking hawak bilang okay. Administrator. But of course, okay. I sit as a vice chair, ang current. Yung regulatory office, isang opisina po yan, yan po ang nagpo-monitor ng lahat ng operation ng ating mga dalawang concessionaire. Sila rin po ang naglalagay kung ano ang rates, kung ano ang itadagdag na tarifa sa mga tubig. Sino ho so, ang namumuno dyan? Si Atty. Patrick T. po. Ayun. Opo. So ito po ay ano, actually, Tita Winnie, mayroon tayo talagang ano dyan, mayroon tayong projection yan ng supply. Alam po natin yan na papunta na sila dyan, kaya po ginawa nila yung kanilang Cardona plant. Aha. Kasi yung Cardona plant... Na nadili naman about, ho, ano? Oo, nadili nga lang. Yun ang actually naging problema kasi dapat mag-deliver na yan ng 100 million liters per day as of December 2018. Oh. Unfortunately, medyo hindi natapos kasi unang-una nilang plantang, sinasabi nila, may mga problema yung quality ng tubig kaya they have to change their way of filtering. No? So, ganun po ang nangyari. Ngayon lang na March 14 nagumpisa na mag-ooperate yung kanilang Cardona plant. Doon po nagumpisa yung na, ating kakulangan sa tubig. Just a minute. But the infrastructure, yung aqueducts nyo, hindi sapat yon, ganun ba? Because you Opo, said the water was not... So who is supposed to take care of that infrastructure? Kayo ba? Or ang concessioners? Sino ang kami po, bahala sa... Actually, kami po, pero through the concessionaire. Industry supervise natin yan. Kami po ang... MWSS, okay. But tumutulong din ang concessionaire dyan kasi ang nag-ooperate ng infrastructure yan ay ang tanatawag na rin common purpose facility. Pero yung common purpose facility, may oversight committee yan. Kasi creation po yan ng concession agreement eh. Pero kami, nagsusupervise yan. Yun ang pang-source of tubig, ako po ang nagsusupervise, ang aming engineering. Pagka yung operation at saka yung rate, ganyan, yung po namang regulatory office, no? So, amin po yan. Okay. So, mabuti, papaliwanag ng gusto yan kasi po, yung mga tubo natin dyan, mga 1936-1956, kaya pag-upo ng bagong board na ito, ng Duterte administration, inumpisa na naming ayusin yan kasi yan ang naging problema nga, kulang talaga. We have to get who at least 4,500. Tay muna, who pays for building that infrastructure, the aqueducts and all? Who pays? MWSS? Some are from the loans, no? But even the loans are paid for them. But technically, sila po ang ano yan. Kasi isasama nila sa business plan po nila yan eh. Kasama so, po sa kanilang business so plan. So essentially, it is the concessioners that have to build it. Opo. Ang concessioners and there has been a delay. Hindi po kasi wala pong nangyari dyan. Alam niyo po, hindi naman po isang taon lang yan ng pagkagawa yan po. It will take 2 to 3 years to correct the problem. Sir, so, very briefly, if I may push the discussion, one final point. 2025, may naasahan po tayong talagang mas acute na water shortage. Ano ho ang ginagawa natin between now and 2025? Well, as far as Manila Water is concerned, no? Sana mapaliwanag ko rin, no? Ang MWSS, ang takop lang po ay Metro Manila, the province of Cavite, the province of Rizal, and Bulacan. Yung outside po, luha po yan, wala kami pakialam dyan. I would like to assure you na ginagawa natin lahat ng paraan na by that time, sapat po ang tubig natin, meron tayong roadmap na ginagawa, at isa doon yung ating Kaliwa Dam na ginagawa ngayon na hopefully matapos yan by 2022. Okay. And then, pinasok nyo yung Kaliwa Dam.
eh, yung Kaliwa Dam, eh, ngayon lang na, you know, binigyan ng loan ng China, eh, yung Japan pala was trying to build it since 10 years ago. Ano bang nangyari dyan? Well, eh, pinipilit po nga nung, ano, ng Japan na mali po yung kanya, eh, kasi in-explain namin ito kahapon po sa Malacanang Press Corps. Mm. Ito po, titawin niya ang problema dyan. Yung Japan wheel, ibig sabihin naman, sinabi ng engineer na itong wheel, itatas lang yung dam ng 7 meters. Kung ano lang yung tubig, pag sumubre yung tubig, tatapon na. Kung summer, walang tubig, wala. Kasi kung ano lang yung pwedeng ibigay ng ilog, yun lang ang pwedeng kunin. Mari Winnie mo, mahaba. Bakit po ako gagastos doon? Bakit gagastos ang imuas doon? Na pag summer na kailangan mo, eh kulang, kung kulang yung tubig, wala ka rin magagamit. That's why we have to build the dam. Kasi ipunin natin yung tubig, para sa ganun, mayroon tayong gagamitin sa summer. Yung okay. Pang rasyonal kasimple niyan. At sa cost na sinasabi niya, na 800 million, hindi po totoo yun. Eh, ginagamit lang niya para ma-justify niya yung kanyang profit. Anyway, Administrator Velasco, mahaba pa ho sana itong paliwanagan natin, pero wala na po tayong oras. Maraming salamat, sir. I will see you this afternoon. I will see Tita Winnie this afternoon. Ipaliwanag po sa kanya lahat. May pagpapatuloy yung diskusyon, Tita Winnie. Salamat po. Thank you for joining us, sir. Maraming salamat din po. Ang punod dulo dyan. Kulang. Kulang silang lahat. Yes.